Okay, so yun po guys, mga kababayan ko. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Habang hinihintay natin yung bilangan na ginagawa po, mga kababayan, di ba? Tuloy po yung bilangan na ginagawa ngayon dahil sa ating barangay NSK election 2023. Bumoto po tayo, okay, mag-alala. Masyado madumi, no? Okay, by the way, gusto kong pag-usapan po natin yung nakasaad po sa RA number 10699. In relation po dun sa premyo, okay, ng ating mga atleta, mga kababayan ko. Ngayon, meron po kasing nagpapakalat o may kumakalat na storya, chismis, mga kababayan, social media, usually sa social media, mga kababayan, sa FB, sa Twitter, sa X, may kumakalat ngayon na kung saan si Pangulong Bongbong Marcos daw, tinipid. Ano ba, tinipid, kinupitan, o binawasan, mga kababayan? Tinipid daw itong mga atleta natin. Okay, sa kanilang premyo. Wala man daw pa konsuelo sa kabila po ng glory, sa kabila po ng honor na bit-bit nila o dinala nila papunta po sa ating bansa, mga kababayan. Para sa ating bansa. Siyempre, nanalo sila ng gold, ng silver, ng bronze, mga kababayan, yung recent na Asian Games sa China. Ngayon, meron po tayong isang kaibigan na ang kanyang FB page, mga kababayan, is Balita at Kaalaman, na nakapag-interview siya. Kaya yun, naghingi tayo ng permiso na kung pwede ko bang magamit at reaksyonan ang kanyang video, mga kababayan. Na pag Asian Games, ha? Asian Games, mga kababayan ko. Eh, may mga specific po kasi ng mga figures, mga kababayan, ang ipagkakalob or ibibigay po sa kanila na mga premyo. Okay. Kung titingnan natin dito, mga kababayan, ayan ha, Republic Act number 10699. Sabi po dyan, ang gold medalist, ayan ha, doon tayo, sa 5 million na. Okay, sa baba tayo. Olympic gold medal. Olympic, ha? Olympic po, mga kababayan. Then yung 2 million po is para sa Asian Games. Nakita nyo? Asian Games. Okay. This one, okay, connected to sa gold. Then yung silver po natin, dun tayo sa Asian Games, 1 million kada isa, mga kababayan. Then, okay, silver pa rin to, sa bronze medalist. Dun tayo sa Asian Games. 400,000 kada isa, mga kababayan. So, malinaw, ha? 2 million po pag ikaw ay gold medalist, 1 million pag ikaw ay silver medalist, and 400,000 kung ikaw ay bronze medalist. Asian Games po ito. Iba po kasi pag Olympics, mga kababayan. Iba pag SEA Games. Ha? Iba pag SEA Games. Example ng SEA Games. Pag gold medalist ka tapos SEA Games, ito, gold medalist to, 300,000 ba? Tama. Pag SEA Games naman, ikaw ay silver medalist, 150,000. And pag bronze medalist ka at SEA Games, you will receive a 100, tama ba? No, 60,000 for SEA Games. So, iba. Iba talaga yung SEA Games. Iba po pag Asian Games at Olympics. Mas mataas ang Olympics kasi yung level of competition doon, mas malawak buong mundo yon. Pag Asian Games, mga kababayan, mas maraming bansa yon. Pag SEA Games naman, nasa 10 bansa lang yata, 11. Ganon. Ngayon, ano ba ang pinupunto ko dito? Meron po kasi, mga kababayan, nagsasabi na binawasan o tinipid ni Pangulong Bongbong Marcos yung premyo ng mga kababayan natin na mga atleta. Ngayon po, pagsalitain natin sila. Pakinggan po natin sila. Okay, pasok. Balita at Kaalaman. Ito po, mga kababayan. Kim Perez from the Taekwondo team. I won the bronze medal for the individual male hoops event po. Mm-hmm. Ano po yung incentive? Ano po yung incentives? Ito na, tinanong na, mga kababayan. Na nakuha niyo po? So far, we got for the bronze medal, we have 400,000. Laki ng cheque, oh. From the PSC. PSC stands for Philippine Sports Commission, mga kababayan. And another 400,000 from the Office of the President po. Maraming salamat po.
Okay, 400,000 from PSC and 400,000 from the president. Tingnan natin mga kababayan kung nakalagay ba yan dito sa batas. For bronze medalist ng Republic Act number 10699, okay? Ang nakalagay po dyan mga kababayan ko, for Asian Games is 400,000 nga talaga. Ano, nakita nyo, 400,000. Bronze medalist ng ano? Ng Asian Games. Pero anong nangyari? 400,000 from PSC plus dinoble ni Pangulong Bongbong Marcos, another 400,000. So, all in all, okay, sana bala magsabi. Ang bigat pala, sir, no? Yes, po. Ang bigat, grabe. Thank you, po. My message to our President Bongbong Marcos Jr., maraming salamat po sa walang sawang suporta niyo po sa amin. Okay, ayan. Mabuhay! Ito, kilala to. Si Yumir Marcel po, mga kababayan. Boxing to. Yumir Marcel, silver medalist, took home 2 million pesos. Okay, silver medalist. Pandam-dam lang namin ang kanyang suporta. At nagpangako pa siya, hindi lang para sa amin, para din sa mga atleta na nangangarap na balang araw. Nandyan din sa tablado. Doon sa sinabi walang sawa yung suporta ni Pangulo sa kanila, pambihira mga kababayan. Parang yung mga nagpapakalat ng fake news kay Pangulo, eh sinampal po ng kaliwat kanan. Mag-asawang sampal. Ha? So palpal sila dito. Yung fake news na pinapakalat nila na walang suporta, walang kagana-gana, tingnan nyo naman magsalita. Grabe po, nandyan po ako sa stadium na yan. Rizal Memorial Coliseum na yan, sa tama ba yung location, yung pangalan ng Coliseum, diyan po sa ano, sa may Bito Cruz. Mga kababayan na LRT station, LRT 1. Pambihira, grabe yung crowd. Napakarami, punong-puno. Mga kababayan, promise. Punong-puno po yung crowd. May mga litrato pa ako niyan eh, kung gusto. Pakita ko sa inyo litrato para at least mas kwan tayo. Sana ba yun? Nandun tayo eh. Pakita natin yung mismong crowd ah. Gaano baka tindi. Kikita nyo yan? Kikita nyo? Huwasan ko yung opacity. Yung brightness pala. Kikita ninyo? Ganyan ka ano. Talagang andami. Ang dami mga kababayan. Full pack. Nandun tayo. Sa kabilang side. Talagang napakaraming tao mga kababayan. Grabe yung suporta sa ating mga atleta. Tapos siyempre, with President Bongbong Marcos nandun. Mga kongresista nandun. Mayor na ba si Richard Gomez ngayon? O Congress? Nandun, mga kababayan. Media ng Parangal. Kami, bilang atleta, sobrang na-inspired kami. Lalo na nakubutin. Maraming pagsasanay para kami po'y magkabumpay sa aming mga laban. At alam namin na dito ang ating Pangulo. Nako, ganda. Suporta sa amin. Tingnan nyo mga kababayan, nakalagay doon sa caption, 2 million ang natanggap niya. Balikan natin yung R18699. Mga kababayan, nakalagay diyan, kung ikaw ay silver medalist, tapos Asian Games, ha? Asian Games, Asian Winter Games, okay, Asian Indoor and Martial Art Games, you will receive 1 million. Mga kababayan, 1 million. Pero from PSC and 1 million mula sa PSC and 1 million po galing kay Presidente. So 2 million ang kanya natanggap. Tinipid? Kinupitan? Binawasan? Hindi. Sinungaling talaga yung mga to. Pabihira talaga kayo. Ito, next natin si Sir Clemente Tabugara. Okay. Sa Wushu yata ito eh. Wushu Santa po. Wushu Santa Sports.
Asian, mali yung ano, Asian, hindi ASEAN. Paano po yung incentive na nakuha nyo? Incentive sa binigay ng PSA at saka Mr. President, nasa... Ayan o, pakinggan nyo. 400,000 and sa PSA din 400,000. Kali na 400,000 and another 400,000. So, yung ito, bronze medalist. Balikan natin, bronze medalist. Pag bronze medalist ka, ayan o, Asian Games, 400,000. Natanggap niya all in all 800,000 from PSC and iba po yung kay Presidente. Tinipid daw eh. Pambihira talaga, oo. Tuloy natin. So, sabi niyo kay President, okay, ayan. Maraming salamat po. Ang mga humble po natin na mga atleta, mga kababayan, nagsabi ng totoo. Sinupalpal po yung fake news na pinapakalat laban kay Pangulo na tinipid. Tinipid ba yon? Sorry, binawasan ba yon? Hindi po totoo. In fact, ang totoo mga kababayan, ayan o, sila na mismong sumagot. Dinoble! Dinoble ang pera nila. Paano ba yan? Paano ba yan? Diba? So, malinaw po dito mga kababayan, yung sinasabi po nila, nakatotohanan, mahal ng Pangulo ang mga atleta. Malapit kayo sa puso ng presidente. Kayong mga atleta. Once again, saludo ako sa inyo. Hindi lamang sa mga nanalo ng gold, ng silver, ng bronze, but doon sa ating mga nag-participate na mga kababayan natin, sa mga atleta. Alam namin ginawa nyo ang best nyo. Hindi man kayo nakakuha ng medalya, but as long as you represent our country, sa mga bansa na yon, sa mga lugar na yon, sa mga kompetisyon na sinalihan ninyo, fighting or competing with other countries, SEA Games man yan, Asian Games man yan, lalong-lalo na kung Olympics, hindi basta-basta ang level of competition na sinasalihan ninyo. And of course, mga kababayan, hindi basta-basta ang pressure. Hindi po basta-basta mga kababayan, whatever kinds of event, competition. Dati na-try natin yan. Yung pinaka ano ko na kan yung Bible quiz. Isa sa mga talagang matindi. Yung talagang dibdiban yun mga kababayan. Bible quiz and yung mga preachings, memory verses, ganyan. Yun, ano naman yun, di ba? Dito, isip naman, utak naman, mga kababayan. Talino naman yung ano, yung labanan. But same kind of competition, mga kababayan. Especially, siyempre, tiwala mo sa sarili. And ang pinaka-importante dyan, may kumpiyansa ka. Pinaka-importante dyan, huwag nating kalimutan na humingi po ng gabay at blessings mula sa nasa sa taas. Ganun po, mga kababayan. So, yun ah, sa mga kapatid natin mga atleta, maraming salamat sa paglilinaw, pagtatanggol kay Pangulo. Na hindi totoo itong mga fake news na kumakalat ngayon na nabawasan o tinipid ng Pangulo o ni Pangulo ang premyo ng mga atleta na natin. In fact, ano, dinoble pa, dinagdagan pa, mga kababayan. Sa muli po, magandang gabi. Maraming salamat. Please share niyo po yung video na to para marami pang mga kababayan natin ang maliwanagan. Sa muli po, magandang gabi. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.